Buhay na naman ang mga Santa Cruzan ngayong Mayo. Tradisyon na nagmula pa noong panahon ng mga Kastila. At sa Barangay Saksi, sinilip namin ang pinaka-inaabangang prosesyon sa Barangay 11 sa San Juan at narito po ang report. Suot ang kanilang makukulay na gown. Iniikot ng mga reyna ng Santa Cruzan ang Barangay 11 rito sa San Juan City. Sa mahigit apat na dekada ng pagsasanta Cruzan sa barangay, pirming si Aling Norma ang voluntaryong Hermana Mayor. Panata ko na nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigyan ako ng anak. Tsaka maganda ang blessing na may binibigay sa amin. Kabilang ang mga nag-escort, aabot daw sa mahigit 80 kabataan ang pinaganda at pinapogi ng buong barangay. Si Nanay Edith, naipasa na raw sa kanyang 13 taong gulang na anak ang korona sa pagre-reyna imperatriz. Ano to kasi ng mga saints, lalo na ni Mama Mary. Ano kasi ako kay Mama Mary. Kaya gusto ko ganun din maging kagawian namin ng family namin. As 18-ager po, magiging good mother po ako sa kanya na mataas pa po yung faith nila kay Mama Mary and kay God po. Todo abang naman ang mga kapitbahay nila at ilang dayo sa prosesyon. Ano pa inaabangan niyo sa kanila sa mga nagsasagana? Yung mga Reyna Elena, yung kanilang mga suot, yung tinitingnan namin kung alin ang pinakamagaganda. Ayon sa isang historian, panahon pa ng Kastila nagsimula ang Santa Cruzan sa Pilipinas para mahikayat ang mga tao sa bawat komunidad na magsimba sa simbahang Katoliko at alalahanin ang kwento ni Santa Elena sa kanyang paghahanap sa krus ni Jesus. Bahagi rin ito ng Flores de Mayo na ipinagdiriwang sa buong buwan ng Birheng Maria. As part of the Catholic tradition, the Spanish priors, in commemoration of this historical event, the finding of the true cross of Christ by Elena or Saint Helena, they now celebrate this Santa Cruzan. Kaya nakagawian na raw na ang pinakamaganda sa komunidad, ang piliing Reyna Elena. Na-overwhelm ako kasi ako yung napiling Reyna Elena. So yun, parang naging proud ako sa sarili ko. Para sa Saksi, Tricia Zafra, nag-uulat.